Alam mo dati, ang dami ko palang maling mindset at maling ginagawa. Kaya kahit anong gawin ko at kahit anong sipag ko, eh hindi pa rin ako umaasenso. Kasi nga naman kapag tayo ay kumikita, feeling natin eh parang golden egg tayo. Eh talagang walang katapusan yun at feeling natin aasenso naman tayo. Pero ang totoo niyan, kailangan pala tingnan natin ano ba yung ginagawa ng karamihan. At kung gusto pala nating umasenso, eh gawin lang natin yung opposite ng ginagawa ng karamihan. Kasi nga naman ang mindset ko dati, basta may trabaho ka, na-promote ka naman, eh okay ka na. Pero actually, hindi naman talaga. Mabagal ang asenso. Kaya naman ngayon ang pag-uusapan natin yung limang dahilan bakit ka mahirap. Ito yung mga ginagawa ko din dati, kaya pala ang bagal ng asenso ko. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Una is, maliit ang pangarap mo. Alam mo dati, ganito lang ginagawa ko. Okay naman na may trabaho ako, okay naman na may maliit na savings, and then nakaka-survive naman ako, nakakain naman ako ng 3 beses sa isang araw, and then after that, nood ng TV, entertainment, pupunta sa mall, bibili ng sale. Pero napansin ko, no, paulit-ulit lang yung ginagawa ko, na-promote naman ako, masipag naman ako, pero bakit ganun, no? Wala pa rin asenso. Nandun pa rin ako sa tinatawag na rat race cycle. Ito yung trabaho ka lang ng trabaho, and then spend, and then trabaho uli, gastos uli, trabaho, gastos. So kailangan pala, unang-una, eh lalakihan natin yung pangarap natin. Kaya ang ginawa ko noon, sinimulan kong baguhin yung mindset ko. Unang-una, eh talagang nangarap ako at nilakihan ko yan. Of course, para mabago yung vision mo, yung dreams mo, eh sasama ka din dun sa mga taong may pangarap. So, importante yung mga nakapaligid sa atin na tao. So, piliin natin yung mga makaka-influence sa atin. So, yung vision, ito yung nakikita mo yung sarili mo 5 years, 10 years from now na magiging successful ka at ma-achieve mo yung goals mo. And then, of course, hindi pwedeng puro pangarap lang. Importante may action tayo. So, mula noon, binago ko rin yung mga habit ko. Inalis ko yung mga pangit na habit po at pinalitan ko ng mga winning habits. And of course, importante yung faith. Importante na alam natin na yung ginagawa natin tama at naka-align dun sa mga biblical principle. So, hindi pwedeng believe ka lang sa sarili mo. Dapat naniniwala ka rin na meron tayong God na siya ang nakakaalam talaga ng destination natin. So, isurrender natin sa kanya yan. Kasi yung magagawa mo ay sobrang limited lang, pero yung pwede sa yung ibigay ni God dahil sa mataas ang iyong faith, talagang hindi mo yan maiisip na kaya mo palang gawin at ma-achieve mo pala. So, pangalawa is scarcity mindset. Ako, ito talaga yung karamihan na meron tayo. Unang-una, lagi kong iniisip dati, wala naman akong pera. Meron nga akong ipon, pero sa tingin ko ang bagal ng growth. So, talagang parang masabi lang na may ipon, pero hindi talaga mayaman. At ang madalas pang nangyayari sa atin, bukod sa maliit na nga yung ipon natin, at hirap na nga tayo mag-ipon, madalas pa kung may ipon tayo, nai-scam pa tayo. So alam nyo ba, ito yung nangyayari sa akin. After ng more than 7 years kong pagtatrabaho, talagang pumasok ako sa isang negosyo kasama ang asawa ko at may business partner kami. So nalugi kami at na-scam kami ng business partner namin. So imagine, lahat ng savings ko for more than 7 years na pagtatrabaho, na-scam lang at nakuha ng iba. So napunta lang sa wala. So importante rin talaga na pag tayo ay pumasok sa isang bagay, inaaral natin to at nag-i-invest tayo sa financial education para tayo ay hindi mai-scam. So sabi nga natin, scarcity mindset. Dati din po nakita ko rin yung sasakyan ng aming kapitbahay at dahil 20,000 a month lang ang sweldo ko noon, so feeling ko hindi ko afford talaga ang kotse kasi pwedeng ang value niyan 500,000, 1 million. So sabi ko, imposible magkaroon ako ng ganong pera. So mahal yan, hindi ko afford yan. So talagang inalis mo na sa mindset mo na hindi mo talaga kaya yan. So kaya hindi mo rin na-achieve kasi sa pag-iisip mo pa lang, iniisip mo ng imposible. And of course, lagi mo na lang talagang sinasabi dahil na-frustrate ka na kahit gaano ka pa kasipag. Sasabihin mo na lang talaga, hanggang dito na lang ako.
wala na talagang pag-asenso yan, so nagiging hopeless ka na. Pero ganito dapat yung mindset natin. Alam mo ba, kahit anong sitwasyon mo ngayon, baon ka sa utang, or konti lang ipon mo, or talagang may savings ka pero hindi mo alam kung paano mo to palalaguin, eh ganito lang talaga ang dapat sabihin natin sa sarili natin. Kung nakaya niya na umasenso, kung nakaya niya na yumaman siya, kaya ko rin. And aaralin ko yan. Kung di ko alam kung paano, kayang-kaya ko yung aralin. At ano ang dapat kong gawin para ma-achieve yan. So, kailangan meron tayong plano, meron tayong mga strategies, at may action tayo. Pangatlo, na pagkakamali natin, sinisisi natin ang iba. Ang hilig talaga nating manisi. Or yung tinatawag sa English na blaming others. Lahat kasalanan nila pero ikaw wala kang kasalanan. So ito na rin yung mga nagiging excuse natin. So una, ito yung excuse ko dati. Hindi ako aasenso kasi pinanganak akong mahirap. So sabi ko sana nga no, mayaman na lang ako. Mas madali sigurong umasenso. Pero ang pag-asenso natin hindi pala based yan sa family background mo. Marami din talagang mahirap na yumaman. Isa pa sa mga excuse ko dati, hindi ako nag-aral sa magandang school. Siguro kung nag-aral ako sa magandang school, sa sikat na school, eh mas mabilis akong aasenso. Pero alam mo ba, ang pag-asenso wala rin yan sa school. And wala sa pamilya namin ang nagnegosyo. Sana pala hindi ako na-scam kung may background na rin ako sa negosyo. Pero alam mo ba na talagang na-scam lang din tayo dahil minsan nandun na yung greed eh. Gusto lang natin instant na money. Gusto natin ng instant success. Next is, wala akong background sa sales. So, paano ako magne-negosyo? Eh, accountant ako, mahihiyain ako. Pero alam mo ba, naaaral pala yan. So, lahat na mga iniisip natin na negative, palitan natin yan ng positive. Kasi minsan, pag negative yung nasa isip natin, eh, ito lang pala yung mga excuses natin para hindi tayo umasenso. So, tandaan mo, kahit anong sitwasyon mo ngayon, pwedeng-pwede kang umasenso. Kahit na high school graduate ka pa. Ang daming high school graduate na successful. Again, kung gusto mo maging successful, kailangan alisin mo yung maling mindset mo na sinisisi mo yung iba. Kailangan you take charge. Hindi pwedeng sisisihin mo yung government, sisisihin mo yung boss mo, or sisisihin mo yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo. So, importante na kung ikaw ay kagaya ko, no, ganito yung routine ko dati, basta mabait naman ako, napopromote naman ako sa trabaho, wala naman akong kasalanan, wala naman akong tinatapakan na tao, eh okay na, feeling ko magiging successful na ako at aasenso. Pero again, hindi pwedeng ganyan lang. So ang ginawa ko noon, sabi ko masipag naman ako pero bakit ganito? So meron pala akong maling ginagawa, yung extra time ko pala, pwede ko palang gamitin yun, yung mga spare time ko. Araw-araw, lahat tayo may spare time na 3 hours. So, doon ako nagsimula para baguhin yung destination ko. Pang-apat is, eto yung sakit natin na acne. Alam ko na yan. So, i-comment nyo nga dyan para hindi nyo makalimutan. Acne. A-K-N-Y. Alam nyo dati, ganun yung mindset ko eh. Alam ko naman na lahat eh. Kasi graduate naman ako, manager naman ako, kumikita naman ako. So, siguro naman aasenso ako. Pero hindi pala sapat yun. Kailangan pala patuloy yung pag-aaral natin. Kasi ang mali ko dati, after na makapasa ako sa board exam, sa CPA board exam, eh hindi ko na inaral yung mga libro, talagang hindi na ako nagbasa ng libro, tapos hindi na ako nag-aral. So kung mag-aaral man ako, eh dahil required lang ako sa company para mag-attend ng mga seminar para sa mga officer. Pero yung para sa sarili ko, yung self-development, yun yung kinalimutan ko. So importante pala yun, no, na ini-improve natin yung skills natin. So of course, importante na maging masipag tayo sa trabaho, pero wag nating kakalimutan na dapat meron din tayong mga target sa personal natin. So again, ito magagawa natin kung employed tayo ngayon during our spare time. So dapat hindi mo sinasayang yung oras mo dun sa mga entertainment or dun sa mga wrong habits natin. So importante, araw-araw, nag-aaral ka, ini-improve mo yung skills mo. So for example, kailangan mag-aral ka ng digital marketing para matuto ka talaga sa online kung gusto mo mag-business. At dahil inalis ko yung sakit ko na acne, eh nag-start ako mag-attend ng mga financial seminar and then naging financial educator din ako. So ito yung opportunity sa business, sa financial industry. So ito yung nakatulong sa akin. Kasi kung naging close-minded ako that time, eh talagang hanggang ngayon, eh accountant pa rin ako, nag-overtime, employed at wala pa rin asenso. Siguro mas maliit na iipon ko ngayon kasi dati single ako eh, pero ngayon married na at may anak na.
Malaking tulong sa akin itong pagiging financial educator ko kasi pwede ko siyang gawing online. Actually, ginagawa ko siyang online since 2015 pa. And mataas talaga yung income potential niya pag sinipagan mo dito. At panglimang pagkakamali natin, walang plano. Importante talaga na nagpaplano tayo kasi alam mo ba, most people don't plan to fail. Wala naman nagplano na mag-fail sila sa buhay nila. Pero they just fail to plan. Pag wala ka palang plano sa buhay, eh talagang huwag kang magugulat na mag-fail ka. Kasi lahat po na naging successful ay talagang lahat yan may plano. Ang plano nila actually hindi lang short term, hindi lang pang isang taon. 10 years from now, 20 years from now ang plano nila. Mas mahaba ang perspective nila. So dahil wala tayong plano, of course, marami tayong nagagawa ng mga bad money habits. Isa na nga dyan yung impulse buying. Kapag wala kang plano, syempre, dahil bili ka lang ng bili, eh hindi mo alam kung saan napunta lahat ng pera mo. So walang asenso. And of course, kung titignan mo talaga, marami talagang pamilya ang nagpaplano sa party, lahat ng mga kasiyahan. Pero tanungin mo kung ilan sa kanila ang nagplano about financial planning, retirement, kung magkano ang dapat ipunin or magkano ang dapat kitain. Kahit isang oras, hindi sila nag-alat. So kaya nagiging financially failed sila. And of course, mahilig tayo mag-travel kahit na utangin yan. And then, bibili ng mga pang-porma. And then, puro entertainment. So, ang nawawala talaga dito, yung financial planning natin at pag-improve ng mga skills natin. So, sinasayang lang natin yung oras natin at sinasayang lang din natin yung pera natin. Kaya ang lumalabas talaga pag wala kang plano at talagang hindi mo alam kung saan napunta ang pera mo, eh talagang worst case na mangyayari sa'yo, eh mabaon ka sa utang. So again, limang dahilan bakit mahirap ka. Una, maliit ang pangarap mo. Pangalawa, dahil sa scarcity mindset. Pangatlo, sinisisi mo ang iba. Pang-apat, alam ko na yan, yung acne na sakit natin. At panglima, walang plano. So, syempre, para maging successful tayo at umasenso, baligtarin lang natin itong mga maling ginagawa natin. Una is, lakihan mo yung pangarap mo. Magkaroon ka ng vision at mag-take ka ng action. Pangalawa is, magkaroon ka ng prosperity mindset. Pangatlo is, you take charge. Lahat talaga nangyayari sa'yo, dapat ikaw ang accountable. And of course, yung pang-apat is dapat maging open tayo sa mga opportunity na dumarating sa atin. Dapat willing tayo mag-aral at willing tayo matuto. At pang-lima is magplano tayo. Kung naghahanap ka ng business na pwede mong gawing online at part-time, pwede ka maging financial educator kagaya ko. I-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.